There muna ang ABS-CBN matapos maglabas ng cease and desist order ang National Telecommunications Commission NTC dahil paso na ang prangkisa ng network. At narito ang unang balita. Nagtirik ng kandila ang mga miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines sa harap ng ABS-CBN, kasabay yan ang huling ere ng network kagabi. Noong Lunes, nag-expire ang batas na nagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Isang araw matapos nito, inisyuhan ng NTC ng cease and desist order ang network. Binanggit ng NTC ang Republic Act 3846 na nagsasaad na wala raw tao, kumpanya o asosasyon na maaaring magtayo, magkabit, magtatag o mag-operate ng radio transmitting o receiving station para sa commercial purposes o isang radio broadcasting station nang walang prangkisa mula sa Kongreso. Binigyan din ng NTC ng 10 araw ang ABS-CBN para ipaliwanag kung bakit hindi dapat bawiin ng gobyerno ang broadcast frequencies na naka-assign sa kanila ngayong wala na silang prangkisa. Nakabinbin pa rin kasi hanggang ngayon sa Kamara ang mga panukala para sa franchise renewal ng ABS-CBN. Pero sumulat noon ang House Committee on Legislative Franchises sa NTC na bigyan ang ABS-CBN ng provisional authority. Ipinagtataka ni Justice Secretary Minardo Guevara ang utos ng NTC. Pareho naman ang posisyon ng House of Representatives, ng Senate at ng Department of Justice. Pare-pareho kami ng position regarding that na po pwede naman na magpatuloy ng operations. In the meantime, ang ABS-CBN. Uh-huh. Kaya lamang ay for some reason ay iba ang naging aksyon ng National Telecommunications Commission. Anya, pwede raw mag-apila ang ABS-CBN sa mga korte. Bago ang cease and desist order ng NTC, nagbabala si Solicitor General Jose Calida na maaaring maharap sa kasong graft ang NTC kung bibigyan nito ang ABS-CBN ng provisional authority to operate kahit walang prangkisa. Sabi ni Calida, maaari lamang mag-issue ng PA o provisional authority kapag nagbigay na ang Kongreso ng prangkisa at hinihintay na lang ang approval ng Certificate of Public Convenience sa NTC. Ayon naman sa NTC, hindi sila na-pressure sa pahayag na yan ni Calida at naglabas lang sila ng desisyon kaugnay ng prangkisa ng ABS-CBN alinsunod sa batas. Ang pinagbasehan po kasi are laws, no? Yung mga existing laws po natin. Sa inilabas nilang pahayag, nagtitiwala raw ang ABS-CBN na magpapasya ang gobyerno sa kanilang prangkisa nang iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino at kinikilala ang papel ng ABS-CBN sa paghahatid ng balita at impormasyon. Sabi naman ng palasyo, may kalayaan ang ABS-CBN na gawin ng lahat ng legal remedies. Tinanggap na raw noon ni Pangulong Duterte ang apology ng ABS-CBN at ipinaubaya na sa Kongreso ang kapalaran nito. Bagamat nagpapasalamat ang palasyo sa serbisyo ng ABS-CBN sa publiko, lalo na ngayong may COVID-19 pandemic, dahil wala pang prangkisa ang network, ang desisyon ng NTC ang masusunod. Para sa unang balita, Jonathan Andala, Buong Puso para sa Pilipino.